Valid pa. So ito yung ano niya, valid niya yon. Issue day, April 2023, hindi ako pa na hanggang April 22, 2024. Tapos yan na. So ito yung MOA nila dito, yung mga jeep na yan. Ato yun o. So pipicturean ulit kasi nawala doon sa kopya ni... Ayan. Diba? 10 units yan. So yun, malinaw naman. Galing po yan sa Manila City Hall, yung kanilang permit na yan. So naaprobahan po yan para dito sa mga naka terminal dito ng mga jeep na biyahe nga Lapis Habal. Mainit pa makin ako. Kailangan naka-tidal po kayo. Saglitan lang naman, umihi lang ako eh. Hindi naman nung namin alam kung saglit lang mo kayo. Ito nga sir, ako saglit ako. Sa tinabutan nga namin na sir, wala akong driver. Ha? Kasi nilang gisna na, ang kinagisna nilang dati, pwede tayo magparada kung saan saan. TV. Location natin de la Puente Street in between ng Loyola Street at Espanya Boulevard. Isang Toyota Hilux at yun, walang driver, itatawagin pa lang nila yung may-ari o yung driver nito, pero nakaklam na po 2412 para sa Hilux. Yun na nakaklam na po kasi yung Hilux kaya, pero kung inabutan po nila na hindi pa nakaklam, pinagbibigay naman po yan, pinaalis na lang doon sa pagkakaparada, pero sa pagkakataon na to basta naiklamtan po yan saka pala narating yung driver, pupunta na po yan sa Manila City Hall para tubusin po yung penalty niya na ₱900. Okay, yun, ilalagay nila po yung notice. Tuloy na po. Location natin, Lardy Sabal Corner, Prudencio Street. At dito may isang jelly ang naklab dito. At dito makikita nga natin na may mga jeep na nakaparada rito. At ang Lardy Sabal ay secondary road. At dito meron silang MOA na nakuha sa City Hall. Kasi dito ko sila binigyan ng parang terminal nila yung mga biyayang kayuman, Lardy Sabal, para hindi sila pakalat-kalat doon sa kahabaan ng mabuhay din ng De La Puente at Vicente Cruz. Ngayon, dito may nahalo na mga sasakyan na privado, gaya nyan. Wala naman silang MOA o permit dito. So, kailangan pag pumarado tayo, kung kukuha tayo ng permit sa mga secondary road, pumunta muna tayo ng City Hall. At dito rin, hindi rin po pay parking to. Ito meron ng clam, 2327. Kaya makikita nyo, limited lang yung pag-clam dito ng clamping. Saka yung isang sasakyan dito na Toyota Vios, pending pa, hindi pa tumutubos ng clam. At yan, tutubusin na po natin sa Manila City Hall. Pero pagka po yan ay na-towing, dalawa na po ang penalty niyan. Tutubos na po sa clamping yan. Tutubos pa po sa towing services niya sa Pompak. Doon po sa may balot, sa may Smoky Mountain. So, iwasan po natin na matuo tayo. Hanggang mari, pag naklam tayo, tubusin po kagad natin. So, ito, may notice na yung jelly. Tuloy na po tayo. So, ito yung MOA nila dito, yung mga jeep na yan. Ito yun, no? So, pipicturean ulit kasi nawala doon sa kopya ni Pops Mendoza, Pops Gita, no? Tapos bibideo na rin natin na katunayan tong mga nakaparad ng mga jeep dito. Ayan, may MOA sila. Maano yung ano? Ayan. Kita mo ano yun? Ayan, Pops, oh. Ayan. Diba? 10 units yan. So yun, malinaw naman. Galing po yan sa Manila City Hall, yung kanilang permit na yan. So naaprobahan po yan para dito sa mga naka terminal dito ng mga jeep na biyahe nga Lardy Sabal at Tayuman. Kayo ba yung ano, te? Presidente? Hindi po. Dispatcher yun siya. Ay, ikaw yung dispatcher. Ay, nakasunod ko yung presidente. Kami wait. Yung binila pa kayo ba? Ano, diba? Between Puresa, San Jose. Yan lang sila. Dyan lang sila pwede mo. Puresa, Lardy Sabal. Okay. So doon lang sila pwede mag-stay. Ito yung ano nila, residue. Hanggang April na pa yan. April nilang binayaran. Nakaano sila na... Siloso ka. Basta siya.
So at least meron silang permit galing sa City Hall. So aprobado naman po yan. Kaya dito pag may nakaklam dito na mga nahanong iba mo pang mga private na sasakyan, inaklam po talaga. So kasi naman nagkalat sila doon sa Vicente Cruz, nagkalat sila sa De La Puente. So dito lang, hanggang dito lang sila. Okay, yun lang po. So ito yung ano niya, bali niya yun. Issue day, April 2023, City Open nila. Hanggang April 22, 2024. Tapos niya na renewal ulit. Ah, okay, sige sige. Okay, thank you. Location natin, Ramon Magsaysay, corner Vicente Cruz. Dito isang trailblazer ang naklam dito at nakaparada sa bangketa. Klam number 2410. So dito walang driver to nung naklam. Siyan lang ako. Ayun, kitang-kita ko kaagad, saglitan lang ako. 5 minutes na, mainit pa makin ako. Kailangan, naka-sidewalk ko kayo. Saglitan lang naman, umihi lang ako eh. Well, hindi naman nung namin alam kung saglit lang ako kayo. Eto nga sir, ano ako sa dito doon? Sa tinabutan nung namin sir, wala akong driver. Ha? Tinabutan kaya nga ito lang, basta managat ako eh. Saglit lang eh. Hindi sana, pinay ko na lang dyan. Magtatagal ako, parking ako rin yan eh. Matanggal na po, saglitan lang ako eh. Inabot na po kayo ng planting dyan. Galing ah. Okay lang mo sana ka nandyan mo kayo papala. Papabayaran yan. Ah, punta po kayo sa City Hall po. City Hall ba? Opo. Tawag po kayo sa number. Tawag na lang po kayo sa number. Kung hindi po kayo makapunta roon, makiusap na lang po kayo dyan. Saan dyan? Ito po. Saan po yung tatawagan to? Ayan po yung number po. Mamili na lang po kayo sa dalawa. Location natin, Vicente Cruz, in between ng Lardizabal at Ramon Magsaysay. Dito may isang Hyundai. $24.14 para sa Hyundai. So dito rin sa kahabaan ng Vicente Cruz, mabuhay din po dito. Lagi po dinadaanan ng clamping operation to. Dito naman po sa operation ng clamping, ang policy po nila rito, pagka walang driver yung sasakyan, matik na po yan, di na po inaanap yung driver. Wala pong 5 minutes na inaantay dito. At pagka inabutan po yan, walang driver, matik na po yan na ipinaklam. At hindi na po nila pwedeng tanggalin yan. Pupuntaan na lang po natin sa Manila City. So yun po yung policy nila rito. So makikita natin may signage doon, ayun, no parking clamping zone. At sipin natin yung malayo yung signage, hindi nakatapat sa atin. Sipin na lang natin na mabuhay lane to, bawal po pumarada rito. Okay, ito nga yun din, meron na nga notice. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Vicente Cruz, corner Revalo Street. Dito isang Fortuner, clam number 2325, dito nakaparada, naharangan yung bangketa rito. Saka yung isang sasakyan din dito, yun, ni driver. So dito, sana yung ginawang pagparada rito, pinantay na lang dito, pahaba, para hindi po nakasakop dito sa bangketa. Kasi pag nakapasok naman po siya rito, hindi po kinaklamp yun. Basta yung daanan po ng bangketa, daanan po ng tao, huwag po nating harangan. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. De La Puente, corner Gitwason, isang Toyota Hilux 2324 para sa Hilux. So ito inabutan din, walang driver tong Hilux, kaya naklam. Okay, ito may notice na. Tuloy na po tayo. Location natin, De La Puente Street, corner Amelia, isang Innova 2328 para sa Innova. At ganun po na ulitin natin sa kahabaan po ng mabuhay lane dito sa De La Puente Street.
Random po yan. Pagka inabot po yung ating sasakyan, naka-obstruct, walang driver, matik na po yan. Hindi po hinahanap yung driver at atin at 5 minutes sa policy po ng clamping. Okay, may notice na? Tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!